GF 751 kasi. Na kapag nasa team fight sila, si Razor lang nasa unahan. So si Batrider one of the few heroes na nagpapunish ng mga ganung strategy. This also stops, parang preemptively stops the Tinker pick para sa Stage 751. And then, now, Huawei isip ko 751, do you... Kasi naisip ko, they can just glimpse out yeah. yung malalasan ni Batrider. Yeah, definitely, the definitely. The second choice is to lasso the Disruptor. Oh. Then wala magagawa yung 751 kasi wala silang catch. Yeah. So I'm thinking pwede sila kumuha dito ng either Beast as Lark, Queen of Pain. Another catch, no? Mm-hmm. Oh. So this is a carry Razor. I think pwede pa yung Beastmaster for 751. Yep. I like the Beastmaster a lot. It's great against the yung mga mobile heroes, mm-hmm. like for example the Batrider and the Sand King. Duskus Titan. So may possibility na mag-pick sila ng Shadow Queen dito considering na established na yung Queen of Pain mid. Yep. Tidehunter or Underlord? Tidehunter provides team fight, pero if mag-rotate si Batrider dun sa linya, medyo mahirap yung matchup na yun for Tide. Kasi si Batrider dominates those type of heroes eh. Yung gusto mag-stay sa lane. Seeing as 751, feeling ko comfort heroes din na yung Tidehunter, so hindi malayo, I guess. Kahit yep. pa sabihin natin bad matchup yun. Mm-hmm. Huh. Well, it provides team fight, so yeah. maybe kinukonsider na lumusot na. Lumusot. Kaya nila binabalag. Pero this time, na nakuha ng Task is Titan yung ano eh. Terrorblade. Might be able to burst down the Terrorblade though, courtesy of the Queen of Pain. Actually, hindi na masyado masama yung Tidehunter at Underlord. Kasi nakita na nila yung Terrorblade eh. Yeah. Mm-hmm. So, pwede ba ito Task as Titan? Which I think they will. Either Tide or should. Underlord. Or the Brew. Feeling ko... Wala na yung Brew. Oh, is it banned already? Yep, second. Oh, ano? Oh. Sino ba? Hindi ako. Hindi rin ako. Saan ba yun? Saan ba yun? Kung ano yung pang hinahanap okay eh. Okay lang yan. Bye-bye. Okay na ba na pala yung Brew? So, yep. not a choice anymore. So, this is a Tide. Okay, nakabina na nila. Galing naman is natin. Tide, no? Ice na ice yan. Ice na ice. So, further so, last pickup. Yep, it's either Shadow Fiend or Tinker. Uy, Puck. Puck? Control na lang for Razor plus the Queen like, of Pain. I like it against Co-op and Razor. Yep. Pretty much. So, eto na. Sobrang kaunti na ng choices ng 751. Although the Underlord is a good pickup, but might be punished medyo though. Kulang sila sa lockdown dito yung Station 751. That's yep. true. That's true. Ayan, Underlord. Okay, makilas tayo doon. 1, 2, 3. 3 heroes. O, isa ka yung SK, oh. 4 heroes. Easy. Easy peasy draft. Easy. That's what I'm talking draft about. Easy. Yung solid lockdown. Yep. And at the same time, yung aura. Yung atrophy aura na pinaprovide. Atrophy aura. And Underlord versus Terrorblade. Hindi mo pwedeng iwan yung Terrorblade sa lane. Yeah. Pretty much. I like the ano ng 751. Draft ng 751. Yep. What do you guys think? Same. I like the 751 pero... In terms of execution kasi mas malakas mas maganda yung ano mas maganda yung advantage na makukuha ng Taskas. So I'd go for Taskas. I'm gonna go solid Taskas side. That's my favorite game draft nila ngayon, to be honest, with the Terror Blade. Kahit pa sabihin natin wala siyang mare-reflect doon. I don't think the timing of Co-op plus Terror Blade will be enough. Yep. So, 2 votes for Titans once again, and let's jump for the game number 2. Or 3 ng Station 751 three. Versus Task as Titans. Ipasa natin sa ating mga casters, Manjin and Butters. Take it away. So, ayun nga mga kaibigan, nagbabalik kami for more Globe PPGL 2018 action. At ako si Butters, kasama ko yung si Manjin. At syempre, Globe PPGL 2018 is organized by MET. And pasalamat tayo sa sponsors natin, which is Globe Twitch. And Mineski Infinity Cyber Cafe. At huwag natin kakalimutan, yung official media partner natin, Mineski.net. Ano yung hashtag? Hashtag, walang makapipigil. Makapipigil. Walang makakapigil. Ang galing. Makapipigil. Grabe naman yun. Grabe yun, no? So, ayun na, Manjin and Butters combination para sa, yep. technically, game number 3. Pakilala ko muna parang Butters. 751, Makenzo Disruptor, Old Uncle, Bounty Hunter, Heinrich, ang Razor, si Mikaela,
ang QOP at si Mr. H ang Underlord. For the side of Titans, it's Kemberlu on Terrorblade, BDZ as the Sand King, Raging Potato on that Puck, Rior as the Batrider, at ang kukumpleto sa lineup nila, Fly Solo as the Bane. Batters, sinabi na nga ng mga panelists natin, pare, medyo hindi ko rin trip yung lineup ng 7-5-1 dito, to be honest. Kasi masyado silang reliant sa pagsama-sama puwersa. Unlike the lineup of Titans, tatlong hero dito, apat pwedeng makipaggirahan. At the pick-up capability ng Titans ay kayang-kaya nila makuha dito yung QOP, especially with the Puck. Tapos may dagger pa dito yung Batrider plus yung SK. Mayroon pang Barrow Strike na pwedeng mahuli kapag nag-blink. So, yep. Pero in terms of early game, kung kaya ma-utilize ng 751 yung track gold na pwede makuha nila sa Bounty Hunter, lalaban sila dito. Lalaban talaga sila. Oh. And one of the things pa na pinoint out nila is talagang Taskas Titans dito. They have a lot of ways para i-shutdown yung mga heroes dito from 751. I do like the Underlord pick. I mean, kung titignan mo Titans dito, they tend to be in your face parate eh. Oh, oh. So with the Atrophy Aura and damage reduction nun, solid will na, solid. Be good at the same time, kapag nakakill sila dito, yung alam mo yung kill na mangyayari, track gold, bayad plus bayad. Yung Atrophy Aura, maboboost pa. Yeah. So, hindi lang yung isa yung mangyayari dito kapag nakapatay sila. At eto na nga mga kaibigan, magsisimula na ang laban natin. Yeah, hindi lang isa yung magbe-benefit. Kumbaga, halos lahat sila magbe-benefit. Tama ka naman, paring Batters. Alam mo, paring Batters, may kwento ako. Yung huli kong panood ng pack ni Raging Potato. Ano? Umabot ng chapter 9 yung pagsabog niya. Alam mo, yung mga ganitong hero ni Raging. Alam mo, ang sinasabi ko, mas gusto ko yung lineup ng Titans. Pero, what we see is what we say. Ang huling nakakita ko talaga na Raging Potato labang, kalaban nila TNC. Umabot ng chapter 9 yung pack. Kumbaga, pasok na siya ng pack. The usual. The usual. Just bimbo things. Kung makikita natin to, ngayon, sa laban natin, doon na talaga, yun na talaga ang signals. Alam mo, mahirap pag binibigyan mo si Potates ng mga... Alam mo yun, the signs of the times. The signs of the times eh. Kung mga, pag binigyan mo na si Potates ng mga ganito, ayun, may Illusory Orb now. Pero ang ganda na ginawa ng Taskas Titans dito, relegating Kemberlu and his two supports sa may bottom lane. They will do an aggressive try lane dito. So, ibig sabihin, lumaban. Hindi libre ang Bounty Hunter dito na mag-iikot-ikot. Tama ka dyan. Kailangan niya tulungan dito yung tropa nating si Heinrich, kasi si Heinrich dito mahihirapan talaga. Lalo na kasama niya lang dito, disruptor na si Makenzo. Kumbaga, wala namang extra stance si Makenzo. But the harassment on Makenzo is actually good, especially with the Thunder Strike. Napakagandang level 1 skill to pangharas. Tama ka naman dun, paring Manjin. At unang-una pa, kailangan natin tignan dito. Sabihin natin nag-limps back mo itong TB. Oo. Yung Bane, hindi ganun kababa yung base damage niyan. So, ibig sabihin, it will still be enough to get the kill at may Inverno sa taas. Raging Potato going in. Sabi ko na yun. Grabe ka naman talaga, Raging Potato. Alam mo, medyo nakakapanibago yan. Ha? Kapag, teka lang, bago tayo mag-usap, parang Batos, mukhang sinuchugi na si Mr. H dito. Medyong 6 stocks. Uy, pero nakapag-healing salve. Oo, pero type at sa academy pa din. Rior, taking one down. And they actually put the Batrider in a good position against the Underlord. Against yeah. the Underlord. Kasi, actually, Batrider thrives sa mga ganyang matchups. Melee to range matchups. Nagkakaroon siya ng onting advantage since yung melee, pararasin siya, kailangan lumapit sa kanya. Yeah. And kapag ginawa yun, automatic may two stacks ng sticky napalm, agad yung malalagay niya. Correct ka dyan, paring Butters. Meanwhile, tamang chanian tayo sa bottom lane. Here comes the brain sap on Fly Solo. Habang ginugun nila si Heinrich dito. Kemberlu, namumula siya. Napunok po na pag-glimpse back. Oy, bumalik na lang siya. Pero oy, sumakto pa yung tulog. Grabe naman yung patulog. Yung pero may kinetic field dito. Pero nakapag-healing salve si Kemberlu dito. And Fly Solo, siya namumula ngayon. Heinrich, may metamorphosis na ko po. Oo nga, naku, kaya niya. Ngayon na, ito na, pagbabago. Walang makapipigil talaga. Double kill on Kemberlu. Plus the hindi na nahuli ng sentry ward. Pero ang gandang exchange of skills coming out from the Titans sa bottom lane, pare. Alam mo, ito yung sinasabi natin, paring Manjin eh.
Scamberlu, alam natin kung saan siya galing na team. Actually, Geek Fam. Oh. Ang dami niyang experience na nakuha doon. At kung titignan mo yung laro niya dito, kakaiba. Nagantay lang siya ng onting swag. Panahon para mag-cool down, makapagsal, bumalik uli doon sa gitna. Pero alam mo, kailangan niya mag-thank you kay Fly Solo talaga doon. Hmm. Tsaka kay BDZ. Kasi pinaloog to eh. Kumbaga, kung hindi pinatulog yun, walang ano yun, walang gising. And you, Raging Potato, grabe dodging the shadows. Uy, lako, Raging Potato! Sa potates! Alam mo kasi, napakahirap. Pag binibigyan mo ng mga ganyang hero si Raging Potates ng mga pumapasok. Papasok at papasok talaga yan. Uy, kinuha yung salbo. Kinuha akin na yung salbo. Uy, nako, wala kang mana. Wala kang kahit ano. Wala kang po. Uy, hindi. Hindi sila papasok. Wala din naman mana si Queen of Pain. Although, meron siyang mango na pwede niya gamitin if ever. But still, nag-safe play na lang. Nag-safe ayaw play. Din nila talaga dumiretso kasi do they actually the know na nandun din yung Sand King na pwede sila mabaliktad. Pero ito na nga, sumama na nga sila. Sumama na sila. Sand King dito na double damage. Uy, gumamit siya ng dos. Pero wala na siyang gagawin dito. Alam mo kasi, mahirap. Para sa mga tropa pips natin na medyo tamang sakto lang sa mga update ng dots. Pinalapit na kasi yung Tore sa mid lane. Yep. So kapag pack ka or magagank ka ng kahit ano, parang ang hirap na maggank, especially pag naka-invisible ka sa mid lane. Kasi yung range ng Tore, malapit, yung sight ng Tore, malapit niya nang maabot yung river. So, ang hirap na pumuesto. Oh. Yung mga wraparound na nangyari, pero ito na nga mga kaibigan, Disruptor dito, getting caught out, Makenzo dito, tumatakbo, pinipilit niya tumakbo, but that puno technique, mga kaibigan, is enough to save him. At kita yung sila, Scamberly dito, naku po, tumatakbo na si pero Crab. Pero ganda ng si poro BDC, strike ni BDC. Si BDC, naku po naman, sir. Naku naman, oh, pero si Old Uncle, Old Atos, Tosilicious, hindi nag-bounce. Wala pang track? Wala pa bang track? Oh, yeah. Level 4 pa lang. Kinabahan ako kung magbabounce yun. Matic na yun eh. Oh, malay. Pagka nagbounce, no? Baka triple kill. Oo, baka triple kill. Pero wala pang track. Chill lang kayo dyan. So, 3-3. Pero grabe yung puno technique ni... Pangalan Disruptor. Na-save niya yung sarili niya using the fog, using the puno technique. And Razor dito just utilizing the time na walang metamorphosis dito si Scamberly. At si Scamberly, mga kaibigan, lalaban sila dito. Nakapag-metamorph na uli. Nako po, BDC! Nako, eto na, pinabalik. Uy, pabalik siya dito si BDC. Pero grabe, Digivolution para kay Scamberly. Uy, pero uy, nako po, uy. Fly solo. May video kami sa'yo. Dalawang elemento ng Thunder yan, pare. Hindi mo pwedeng anin yan. Hindi ka pwedeng makipagsuntukan sa Thunder. Tandaan mo yan. At nakapag-TP out na dito si Heinrich BDZ. Oop! Baro strike! Medyo maasim sarap sila dito. Opo, tutumaba si BDZ dito. Ayun ang tanong. Buhay. And that is the question. At nasagot ang question na yan. Opo, buhay po siya. Buhay si BDZ. Pero eto ang problema. Mikaela dito. We'll try to spin the kill. Nag-scream! Ay! Hindi nakapag-baro strike. Level ano ba yun? Level 2 atay baro strike niya. So hindi rin naabot yung ano eh. Dinan mo dito, pumasok lang si Old Uncle na parang wala lang kay Raging Potato. Alam mo, delikado yun, mga ganyan. Pag alam ni Raging Potato na, alam, bochiwa ka, pwede ka pasukan eh. Pero, 5-4 ang scoreline natin, parang batters. Medyo mainit ang laban natin. Pero ito na naman sa may top lane, Rior, using the melee range difference as his advantage. Uy! Pero, Tosilicious! Kanina ka pa! Magandang bigay dito kay ano? Magandang bigay sa Bounty Hunter, paring Thirst. And that is a pretty good kill for Bounty Hunter dito. Solo kill yon against a hero na mas mataas ang level sa kanya. So we will get significant XP and gold doon. Actually, level 5 na siya dito. Tsaka gusto ko agad ng Bounty Hunter. Oy, pero nag-illusory orb! Oy, naku, nag-pay ship! Ayun na, chapter 1. Chapter 2. Nag-chapter 2 na kanina. Chapter 2 na ba? So, nag-chapter 1 na kanina. So chapter 2. Chapter 2. Sige. Chapter 2 of Raging Just Bimbo Things. The yan bomb. The Just Bimbo Things Chapter 2, ladies and gentlemen. Alam niyo na yan. Tandaan mo, you can't spell bimbo without bomb. Oo. Kasama yun eh. Part na ng ano yun eh. Pero ito si Rior, mga kaibigan, the Owl Rider. Lumipat siya dito sa bottom lane and killing spree si Old Uncle dito. Nice. No, si BD. Si BD. Feeling Dragon Ball.
mapupunta pa sana kay Heinrich yung kill na yon, but yung Sticky Nail Palm kasi yung turn rate mo pinapabagal niya, so hindi siya nakapag-turn agad. Opo, pum, naku, eto. Naku! Naku, bomb! Let's go, bomb! Ang hirap ata ano to ha, kumbaga JR yung heavy bombers to si parang Raging Potets. Tinanan din ang mga kaibigan. Tinanan natin kung magiging si Bombi ba siya dito. Opo, opo, opo! Opo, si Bombi! Alam mo, ang hirap kapag nakakita ko ng illusion. Ay, naku po! Nakita pumipake. Mo yun, pumake. Pumapampake si Mikaela. Kumbaga si Mikaela, hinihintay niya na lang pumasok eh. Nakita mo naman dito yung item yung item choice dito ni Old Uncle. He didn't have the best early game talaga. Yeah. He got, I think, 1 kill or 2 kills lang. But at the same time, he will go for the, ano, Urn of Shadows. At least, kahit papano, hindi yan kasing lakas ng mecha. But at the same time, it can give regeneration dun sa mga heroes na medyo makakatakas na. Pwede niya pa i-upgrade into a Spirit Vessel na sobrang sulit na sulit yung heal, dahil percent heal. Tama ka nga naman, parang balance. Napakaagang level 6 nito para sa isang bounty hunter. And sobrang ganda ng bigay actually, para level, sa... Uy, nag-illusory orb! Bombi! Bombi! Chapter 3! Chapter 3. Alam mo, ang Harry Potter hanggang chapter 8 lang. Oo. Tignan natin. Eh si Bombi, nag-chapter 9 na dati. Tignan natin kung anong chapter dito. Oh, pero nung delikado nung si Heinrich. At least nakakuha ng isa dito ang Titans, mga kaibigan. 10-6. Meanwhile, Digivolution para kay Scamber Lou. Alam mo ba the perfect time to gank a puck is when he uses the his illusory orb to farm. To farm. Dun sa papunta doon sa may tower ng kalaban. Correct. Kasi wala na talaga siyang takas kapag ganun. Kailangan niya tumakbo. Spaceship na lang talaga. Spaceship na lang ang sasalba sa kanya. Choice dito. And si Bobbims talaga, yung pag-perform talaga ni Bobbims yun. Kasi alam niyang medyo... May plus 60 damage siya dito. Tingnan natin makuha yun. Na-deny. May plus damage ang Shadow Walk, mga kaibigan. Tingnan natin dito kung anong mangyari. Shadow Walk ba? Windwalk. May bonus damage din kasi yan. Yeah, Alam ko at level 1, 60 ata. Oh, 60 yung critical na binibigay ng Windwalk. Para siyang ano, para siyang Shadow Blade actually pag level 4. Yung critical na binibigay sa kanya. And Raging Potato. Yun yung mahirap eh. Feeling ko dati kasi... Uy, naku, nagkahabunan sila dito. Naku, Raging Bombi. Raging Bombi! Chapter 4! Alam mo, Tor, ang hirap kasi, si Raging Bombims, pumipesto siya dun sa part na inaabot siya ng tore. Feeling ko, dati kasi hindi talaga naabotan ng tore yun, yung spot ni Bimbo na yun. Pero may 2 hits yung tower dun. Yeah. Na kung saan siya nakaspot, kaya sobrang risky na mag-mid ngayon na papasok ka dun sa site na yun. Kasi nga pinalapit yung tower. Nako, grabe. And, Chapter 4! Yun yan, ang ganda ng point na sinabi mo dun, na talagang ang nagdala ng ulam doon para sa Queen of Pain, yun, para ma-take down siya, yung range ng tower talaga. Oo, dalawang hit siya, man eh. Iba si Paring Manjin. Ay, naman si Aging Bombi! Just farming up the creeps. Oh, direct pwede ba natin i-alt yung Torre? Pwede ba makita yung range ng Torre? Direct Ender? Ayan o. Ayan o, malapit na. Yan, man. Dati kasi natatandaan ko, pwede ka pa mag-wrap around pwede kapag ka about the eh, Hunter. Pero ngayon, for Envy Heroes, hindi na pwede. Ang hirap na niya. Uy, nag-illusory orb na naman to. Pwede na naman pwede gawin. Ay, naku po. Binawian na, sabi. Babawi naman pala. Tinawag yung mga tropa, peeps. At ang ganda pa nung illusory orb niya, ha? Mm. Kumbaga, ni-ready niya na. Never magbi-blink. Alam mo, sinabi niya doon, Pres, tulungan niyo. Masyado na nag-i-enjoy yung katapat ko. Kumbaga, si Underlord nandito na din, sumama na din sa laban. Oo, kumbaga, pinapatikim lang. Oy, pero grabe naman mga flame break dito. Eto na mga kaibigan, na Static Storm, na silent si Bobbims dito. Pero Old Uncle, medyo purado siya dito. Track Dota, Bobbims, op, nakapag-pay ship. Pero grabe naman yung galaw ni Bobbims dito. Nakakuha pa siya ng isa, mga kaibigan. At 12-8 ang ating scoreline. Isa ang nawala sa Titans and dalawa ang nawala makatawa sa Saga 7-5. Si Bombi dito, meron siya or orb just to get out of harm's way. Ito. Replay. Nakita mo yung stun? Tatama. Okay na sana eh. Kaso yung flame break nandun from rear to stop it. Ganon katikas yung nangyari dun, mga kaibigan. Pit of malice nasa gitna. Pero dapat may iipit pa sila dun eh. Dapat may root pa sila ng isang beses. Ang ganda ng flame break. Hindi nangyari. And fly solo. All the backlines, mga kaibigan. Nagkasingawan dito. Rear will go down as well. Pina baby wave, pare. Mikaela. Mikaela with the baby wave place.
At alam mo, maganda kasi yung bigay kay Micaela sa mid lane, pare. Kumbaga, kanina parang antagal niya ata mabuhay eh. Taas na level niya dito, pero double barrel strike connecting. Oh! Ang pagpasok ni Bobims hanggang chapter 4 lang, mga kaibigan. Wala nang ibang chapter. Dahil may sentry ward pa dito, mukhang mahuli nila si Old Uncle. Pero, op! Op, kamundi ka na, BDC. Kalma ka lang din. Oh! Chill, easy lang kayo. Ano? Sobrang chill. Yung mga illusory orb ni Reject Bot 8, hindi ko alam. Parang nakakaano talaga eh, no? Kakaiba? Parang magugulat ka eh. Kumbaga sa basketball, parang, op, magdadrive na si LeBron. Yep. Parang ganun eh. Yan, init na laman sa mid lane, mga kaibigan. But still, uy, pare, Scamberlo. Si Scamberlo yan, you can't stop Scamberlo from farming. Tatandaan natin na if ever man magbigay sila ng priority sa mid lane, na yun yung pag ipipick off nila na ipipick off, makapag-farm talaga si Scamberlo dito. And eto na nga. Track dots. Kitang-kita mo naman sabi niya, kuha tayo ng peka para sa atin. Oo, tinan mo si Micaela, nag-kill secure pa talaga. And scream wave pa. And the kill is a kill. And another kill for the side of 751. But, kung papansin ninyo, lamang ng net worth, ang taas as Titans, pare. Mas malinis, mas malinis talaga yung Station 751 gumalaw. Kapag ka maaga pa yung early game pick-offs, sobrang galing nila mag-take ng fights eh. But at the same time, hindi rin talaga yun yung plano ng Tasker Titans dito, pero the glimpse back on pinabalik the Owl Quago. Rider. Pinabalik yung Quago, and ang ganda rin talaga kasi ng track tsaka glimpse mechanic. Kumbaga, malayo pa lang, alam mo na pwede mo na i-glimpse. Yep. Plus, meron ka pang security ng Pit of Malice, Kinetic Field Pit of Malice. Solid na solid. Yung decision making na ginagawa dito ni Scamberlo, just to push out the lanes, every time na magpupush ng mid or magpupush ng ibang lane dito, ang Station 751, I think it makes the difference talaga kasi kapag ka dumating na sa late game. Eh. Kasi tarang, mas maganda yung positioning ng Titans in terms of laning kaysa dito lagi sa Station 751. Although nananalo naman sila in terms of nananalo naman sila sa tower. Pero I really think na, and again, Gulang Gaming from Titans. Gulang Gaming. Ang tawag doon, GG. Oo nga, no. Diba? Nailusot pa. Favorite yan. Yung mga GG na iilusot mo. Gulang Gaming. Pero tingnan mo to. Now, Tasas Titans giving space on the Sand King to farm sa ating top lane para makuha niya yung kanyang... Naku, si Scamberlo nandito. Naku po! Eto na, kakahila na. Ang ganda naman ng hila. Tapos metamorphosis. Page grip. Naku po, nahuli na. Tapos nag-buy time pa yon sa Sand King natin to farm out his dagger onto the top lane. Pare, magkakadagger na siya anytime. Ayan na nga, 30 pesos na lang. Nakita din nung mga kalaban na wala pang ano dito, wala si Sand King sa baba, wala siyang TP, hindi siya makakasama dun sa pag-responde. Correct. So they will take the fight, mga kaibigan, nasa baba ng Station 751. Yun na nga, paring Butters, N16-13, and the rotations coming out from the Titans, pare. Kanina pa natin ito pinag-uusapan, alam nila yung decision making na kailangan nilang gawin. Rotate agad sa baba, utilize na metamorphosis, tamang push, basag agad yung bottom lane. Kung titignan mo sa laro ni Raging Potato, ang dami niyang best na na-pick off na na-solo kill siya ng 1v1 dito. But at the same time, hindi mo ramdam. Oo, hanggang chapter 4 lang eh. Hindi mo ramdam na ganun pala yung nangyari talaga sa kanya dito. Ay, eto na ata. Uy, joke lang. Chill ka lang. Parang dadagger na siya. Naku, eto na ata. Tatandaan mo kapag may dagger na si Bombi. Si Bombi. Ang hirap kasi pag alam mo magaling ka dribble, magdi-dribble ka talaga. Parang ganun yung laruan ni Bobby pag nagba-basketball eh. Kumbaga sa Dota kasi. Tingnan na lang natin kung paano hindi siya maglilid ng turnover dito. Kasi pagka nahuli siya ng isang malaking turnover dito, mahirap talaga. Tingnan natin, ladies and gentlemen, 18 minutes ang ating game, 16-13, medyo mataas ang dito, epicenter will be committed onto the QOP plus the ulti na rin. Tatlong ulti ang binuhos sa QOP doon, parang Butters. And yun ang actually okay lang gawin ng Titans, I think. Kasi yun naman din talaga yung lineup nila. Yep. Pick up composition. And in terms of cooldowns dito for the side of Titans, hindi ganun kataas yung cooldown sa skills nila. Oo. Lagi silang may
every time na magpo-push ng ganito, although as well as may lapses na pwede silang magawa na ganito na binato nila lahat doon, so hindi sila makakapag-defend dito, meron pa rin silang fighting chance eh. Hindi katulad dito sa may kabila, meron silang Dark Rift which is sobrang tagal ng cooldown. Yeah. And eto na nga, the track on the pero ang sa kabila din talaga, kailangan din talaga nila magsama-sama to get kills. Pero eto na, the Dark Rift. Napatay yung dalawa, mga kaibigan. Your Uber has been cancelled, pare. Kinancel ng Tasos Titans. Alam ko na kung bakit. Bakit? Share lang yun. Oh, ay, grabe share. Nag-pull. Nagbayad lang ng tama doon yung Razor. Nagbayad lang ng tama talaga yung Razor doon. Pero grabe si Sun King dito. Tinan mo yung grabe yung Dream Coil. Oh. Pero ibang klaseng ginawa ni Sun King dito. In-stun yung tatlo. Dito lang kayo. Where are you going? Hindi pwede makapag-Uber dito. Ano ba naman? Alam mo, in terms of decision making talaga, sobrang solid na itong Taskas Titans. Well, may nagawa pa sanang mas maganda yung Station 751. Nandun sila sa may 3-line banda eh. So they don't actually have to go out talaga ng mabilisan sa, kasi nag-channel pa yung Dark Rift eh. Tama. Masyado lang kayo nagmadali, or pwede rin naman na palapitin mo na lang yung Underlord para sakop pa rin kayo. Tama ka. Doon sa loob ng 3-line. Pero which is, ganun kasi talaga eh. Ganun, minsan pag nakakita ka ng Dark Rift, parang dikit na. Dikit na. Kumbaga ayaw mo maiwan. Ikaw gusto mo ba maiwan ng ano? Siyempre, ng bus? Oh. Walang taong gusto maiwan. Walang taong gusto maiwan. Pero ang nangyayari, pag may iwan ka talaga, pag mahihila sa'yo pabalik, yun yung ano doon. Eh, wala tayo nagagawa dyan. Lalo na nga pagka kunyari, nadulas ka. Oo. Parang gano'n, maiiwan ka talaga pag nadulas ka at nadulas yung dalawa nilang kasama. Oo, wala. Wala tayo. Ganun talaga ang buhay natin ganun paminsan. Talaga. Pero 16 for 16 ang score. Ang hirap nito, maring batters. Kasi yung pinag-usapan natin kanina, yung 751, kailangan nila mag all 5 para makipaggirahan sa taas sa Titans. And the fact na meron ka ng Bounty Hunter, na medyo parang magta-track dots lang ang gagawin. Alam ko yan kasi bounty hunter player ako. Oh, grabe na naman. Ano mga bagong hero mo? Bounty Hunter Earthshaker. Ah! Mahusay! Kumbaga yung Bounty Hunter, track dota. Kumbaga, automatic parang may instant minus one na rin kaagad kayo sa team mo. Eh. Kasi yung Bounty Hunter, it will just provide utility for the team and extra damage with a critical insight. So, kumbaga yung firepower nila dito, kukulangin kapag kulang talaga sila ng isa. Lalo na pag wala yung QOP, wala silang damage. And for, tama ka naman doon para imagine, and for the Bounty Hunter to actually contribute to a fight aside from the track, kailangan niya pa i-track yung mga kalaban para makapag-shuriken siya ng maayos. Oo, nang maganda. Kaya para mag-bounce pa, para makapag-burst din siya kahit papaano. Correct ka dyan, par. Well, may burst naman siya in terms of the Jinada. Pero kailangan talaga nila masulit. Pero pakiramdam ko yung Jinada dito, hindi na masyado gumagana. Kasi kung iisipin mo, lalaban ka ba sa kakapan dyan? Hindi si Rior. Si Rior may firefly. Tingnan mo, nag-drawing siya ng kung ano-ano dito. Nagpinapainit yung dance floor. Grabe man si Rior, nagkakaingin. Grabe. Alam mo, sand. Tsaka apoy. Oh. Alam mo dyan? Ay! Glass. Glass? Yep. Mirror. Yep. Tinan mo, nabuo yung glass. Nabuo yung glass. Oo nga, galing mo dun. Heights ba yun? Sand at apoy. Both elements. Uy, nako, eto na, nako. Pero alam na ni Reggie po 8 cent eh. Kumbaga... Kanina na-sample na siya. Na-sample na siya eh. Kumbaga, ayaw niya na mag-chapter 5 hanggang chapter 4 lang. No, ginamit niya pa yun. Uy, naku. Naku! Naku! Pinapalik si pa! Pinapalik! Ay! Ay! Grabe naman yun! Ni Bomb Beams dito, mga kaibigan. Epicenter, kumonekta sa dalawa. Tingnan natin kung meron bang Underlord. Pero ang ganda ng silence dito. Plus, nasa baba dito. Metamorphosis. Ay! Numaright click. Ay! Dinalang. Uber! Nag-Uber! 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 Ay! Uber! Naku! Ay! Wala siya nasama! Naku, nawala ng pasahero. Nag-cancel lahat! Nag-cancel lahat, mga kaibigan! Siya lang ang nabuhay! Siya lang ang napasama! Ang hirap nun pag wala kang pasahero, pare. Let's look into the replay. Nice dodge coming out from Raging Potato. Dodging out the Glimpse plus Static Storm. At grabe pre-hit dito, pare. Sis, ano? Well, si Metamorphosis Lord. Kung papansinin mo, paring Manjin, in terms of positioning, maganda ang posisyon ng ano doon ng Station 751 kasi nasa kanila yung high ground kahit papaano eh. The problem is kinumit agad. Well, I think yun naman talaga dapat yung gawin niya. Mm-hmm. Pero kinumit agad ni Disruptor yung Static Storm with a kinetic field doon sa may taas and walang taong nandoon. So walang na-isolate sa clash dito sa side ng Titans and BDC charging up the Epicenter agad-agad, mga kaibigan, para
ma-turn around yung fight. Ang hirap nito, pare, para sa side ng 7-5-1. Nakukuha na ng Titans yung pick-off na gusto talaga nila mangyari. Kaka-pick-off ng kaka-pick-off nila. Pwede pa mahuli to, ha? Pwede pa nila mahuli sa high bridge hindi, abot sa range. Mababa na lang kasi ang pero range I think yan. Yung MVP na nangyari sa clash na yun, si ano talaga, si paring Bo. Pero teka lang, paring Batters, nagkakaroon nata tayo ng balugbogan. Blinkin para sa QOP, ang gandang glimpse. Patay dito ang Outrider habang si Skeberlu. Tumatakbo na. Barrow Strike, tumama dito sa tatlo mga Babidi. Pero tamang chill. Mukhang sacrificial na tong SK. Okay, so tamang pa-baby wave. Skeberlu dito, nag-hurricane pike pa pero hindi inabot sa baba. Uy, ganda na static link dito ha. Tignan natin dito, enough damage ba ang Razor dito mga kaibigan. Skeberlu tumatakbo pero grabe yung third skill ng Razor. Umabot pa sa purge. Dito, eh. Meron siya Sunder dito, medyo binibait out nila yung kalaban para kapag ka nag-Sunder siya, medyo malayo-layo yung kailangan takbuhin. Oo nga, pero napasunder na ata siya dito, paring Butter. Here comes the pit of malice. Bimbo. Pumapasok na dito, pero nakapag-hurricane pike out. Pero unang sacrificial will be the fly solo. Here comes the ulti coming out from the underlord. Pero Bimbo, mukhang magbaback na lang siya dito. Nakapitas ng tatlo ang side ng 7-5-1, pare. So medyo lumalaban pa sila dito. At eto na nga mga kaibigan, yung call ng Titan doon to run away I think was perfect, but alam ko kasi may pinaplano si Skeberlu doon eh, just to drag out yung kalaban, paabuli mo sa kanya, kaya niya nga hindi ginagamit yung Sunder niya. He's trying to create a illusion na wala na siyang pangsalba sa sarili niya. Correct. Uy! Pero may birdie, nakaw, tinan natin, Raging Potato, nakapag-deliver siya dito, Owlrider ang nag-glimpse, and nakulong pa si Owlrider Yor dito, and Yor will actually go down, Yules, para kay Raging Potato dito, Barrow Strike, nako, BDZ, ganda naman yung follow-up, Raging Potato in the one, pero Skeberlu mula sa likod, oh my G, Metamorphosis, at ang una na atang mapapaday dito, unstoppable. Alam mo yung pasok ni Skeberlu doon, pang rockstar, yung tipo nag-force tap pa talaga siya pasok. Para talagang ano eh, pero kinukuha niya kasi yung ano doon, yung stack dito sa may baba, nagmetamorphosis siya. And at that point, nagpilit dito ang Station 751, then ang nangyari is nandun si Skeberlu na may metamorphosis, so hindi talaga papaborong yung laban sa kanila na yun. Ano bang kailangan? Nakuha na kasi ng task as yung tempo eh. Kahit sabihin mong nakakapitas yung 7-5-1 pare, the lead, the gold lead, nasa favor pa rin nila dahil sobrang free game na to para sa Terror Blade. Hindi ko naman sinasabing free game talaga kasi kaya niya mamamatay. Pero yung space na nakikreate sa kanya dito ng Titans, yung apat na hero ng Titans, eh sulit na sulit para sa kanya. Kakakuha niya lang ng stacks, kakasabi mo nga lang. Pero ito yung kailangan nila i-take advantage eh. Knowing task as Titans, well, the players, kung yung pareho pa rin ba sila, hindi ko alam kung nagbago na yung playstyle ng individual players natin dito. They actually farm solo lagi. They will try to take as much gold as possible before heading into fights. Pwede nilang gawin dito is, si every time na ginagawa yun, sila Queen of Pain, sila Disruptor, sabihin natin, sama mo na yung Razor, humanap sila ng pick off ng iba, ng iba. Just to delay task as Titans from actually getting yung time na mag-converge sila as 5, then pwede sila lumaban na ganun. Lagi mo madedelay yung task as Titans eh. And kailangan nila gawin. Yung mga pick offs na nangyayari ngayon, kung magagawa nila 'yon, I think darating yung panahon na sabihin ng task as Titans, teka, kasama na lang tayo, tapos medyo mawawala yung composure nila, Then probably makuha nila yung team fight na yun. Pero sa totoo lang, ang hirap na dito for Station 751 na ma-pull off yun. Speaking of... Lalo-lalo na yung... Eagle song na si Terror Blade, pare. Yun nga, medyo mahirap-hirap na to. Ang sakit na ng right click nila dito. At sino pa bang ibang right click ng 751? At saka, titignan mo kasi parang Manjin, in terms of towers, wala nang tier 2... Lahat ng tier 2 towers ng Titans, buo pa. So they can actually TP to help nang heroes mabilis na nandun sa jungle. Correct ka dyan, paring Butters. Speaking of jungle, magro-rotate na ata dito ang Titans. Mukhang mauli nilang underly dito, Barrow Strike, at nandito na rin ang Bounty Hunter. Tamang track siya dito. Plus, the coil, meron pa nagbabounce dun ng mga toss. Ang unang mamamatay ay ang Disruptor. Grabe si Skeberlu, free hitting. Grabe naman yon mga Bobby D. Dalawa pa na patay dito sa 751. Ayun na, ni Yulsa si Mr. H. Grabe yung pustuhan ni 7. Grabe yung pustuhan ni Skeberlu dun. Naku, nag-cancel yung driver. Nag-cancel yung driver at nag-aabol na ngayon ang Titans. At ganun na ganun lang, paring Butters. Ganun na ganun lang. Walang sagot sa tanong.
alam mo, sa sobrang... Mm-hmm. Let's go for an item check. Gusto ko lang makita yung item dito ng Razor. And sa sobrang hirap ng buhay na nangyari dito kay Heinrich, he went for the Yules. Mm-hmm. Yung Yules na yan, ginagamit yan ngayon. Pop, so, super popular siya ngayon sa pubs na build. And they will go for the Nightmare through the Lasso. And that is a dead Razor. Yes, that is a dead Razor indeed. Diba, tama ka naman dyan, indeed. Tama ka naman dyan, indeed. Pero... Ang hirap, pare, kasi naipit pa. Grabe. Ang hirap kasi QOP lang din talaga yung right click sa kabila. Uh-huh. At yun nga pinag-usapan natin. Paghiwa-hiwalay sila, alos wala din silang magagawa eh. Kumbaga, ano ba sa tingin mo? Tingin mo line up ba? Well, Razor, right clicker, pero kailangan niya pang sumutsot ng damage, to be honest. Para sa akin talaga yung lineup dito ng Station 751, maganda naman. But in terms of right click, dun nga sila nagkakaroon ng problema. You can't expect a Razor to go in and survive sa gitna ng limang hero na yan at this stage of the game. Hindi na siya makapag-static link dito. Kailangan niya mag-isolate na isang hero at nagkakaroon ng konting sutuan dito. Pero eto na, pinabalik si BDZ, mga kaibigan. Pumasok dito si Bimbon James, pero grabe, the Illusory Orb. Pinabili, ang bilis ng Illusory Orb. Talent ba yun? Mm. Talent yun at level 20 na dumadagdag yung... Yung movement, yung speed. Yung speed ng Illusory Orb. Ano kaya to, Thurs? Ano sa tingin mo? Medyo aggressive na yung Titans dito on the wardings, so oh. Alam na nila kung saan papasok dito. Ang 751 and yung Razor, halos wala din siyang napapala. Siya ang pinaka-bottom of the food chain in terms of hitters natin. But this is a good Roshan attempt for the side of 751. Kahit papano, nasa kanilang bola with the help of the Aegis. Na kanino ang Aegis? Na kay ano? Na kay Heinrich? Na kay Razor? Uy, pero magkakaulihan ata dito, ha? Yup, eto na nga ata, mga kaibigan. Shadow Strike committed to the Bane. Hinabol nila ang Bane. Silence. And the Bane will fall sa kamay ni Mr. Mikaela. 23-27, ladies and gentlemen, ang ating scoreline. 50 kills in total. 30 minutes ang ating laban. Titans, isang panalo na lang. Maya, matatalo. Kumbaga, panalo nila sa isang series. Ito na ata. Ito na. Chapter 5? Op. Wala chapter 5. Hindi na pwede. Oy. Op. Nahuli na silence. Nauna ko chapter 5. Chapter 5! Ay, naku, chapter 5! Ay, alam mo, may traktota yan, ha? May traktota. Ang bilis. Traktota, wala. Chapter 5! Pero alam mo, hindi naman siya masyadong sumasabog na eh. Kumbaga, minsan-minsan na lang ang sabog dito. Ni Bohim sa mga kaibigan. Alam mo, ito lang yung masasabi natin dyan eh. Mm-hmm. Si Bimbo talaga, yan talaga yung parang trademark niya. Double-edged sword talaga dito si Bimbo. Si Bohims. Tuwing gagawa siya ng play, makakabuti sa team niya, makakabuti sa kabila. Ang, I think, ewan ko, sanay na tayo. Sanay na kasi tayo eh. Alam mo yung ginawa lang din naman ni Bimbo doon, alos wala ding nakuhang objective yung 751 eh. Mm-hmm. Kumbaga, chapter 5 lang, ganun ha. Pero still, hindi, sa tingin ko, hindi si Bimbo yung main problem dito ng side ng 751. Mm-hmm. I really think na si Scamberlo kasi ang ganda ng positioning lagi ni Scamberlo kapag mm-hmm. nagka-clash tayo, pare. Oo. Ganyan na ganyan ako mag- Ay, naku po. Naku po talaga. Pero ito. Tingnan natin, mga kaibigan. Ang solid na ni ano dito, Terror Blade. Alam mo, malapit pa siya mag-level. Ito na ang mahirap eh. Wala nga BKB dito si ano eh, Scamberlo. Talaga yung item si Scamberlo talaga dito. Pansuntukan na lang. Wala naman din siya pakialam na sa this, ano, sa Disruptor dito, tsaka sa Queen of Pain. Kaya nga din yung Sunder din kasi. Tama ka dyan. At alam mo, gusto kasi ng mga Terror Blade yung mga hero na pumapasok eh. Kumbaga, pag pinasukan siya, sasander niya lang kagad, QOP, magbe-blink in yan. Alam mo naman, yung mga Pinoy, pag nag-QOP, hindi yan, ayaw nila ng lakad scream, gusto nila blink and scream. So, kung mag-blinkan siya, sander niya lang, yung Razor, gusto rin lumapit. Mahirap, hard game. Mahirap. Even though, kahit sabi mo mabawasan ni TB ng damage yung Razor, I think enough yung kapag sobrang low health ng Razor, yep. Tapos nasa-under siya, siguro mga tatlong right click, pwede lalaban ng ano dito. I remember one game na nangyari dito na pumasok lang ata si Scamberlo, I think that was against Miraculum, na against the Razor, pumasok si Scamberlo, sinander niya, tapos pinalo niya ng dalawang beses, tumba na agad. Tumba ka agad, yung Razor. Yeah. So, yung kunat ng Razor, Nawawala talaga sa isang TB. Lalo na pag nakapag-metamorphosis. Eto na, nakapag-BKB na ang QOP natin. Pare, nahihirapan mag-high ground ng Titans, tas as Titans dito.
I think kinokontrol na lang, ginagamit na lang muna nila yung lane pressure para at least kahit papaano pag may nangyaring clash, pwede sila mag-push. And now, mukhang nagro-rotate sila lahat sa bottom lane. Nagpo-force out sila dito ng team fight. Raging Potato now has the Dagon, ano to? Dagon 5? Dagon 4? That is a Dagon 4. Dagon 4. Dagon 3, Dagon 3. Ah, Dagon 3. So, makapag-burst down sila dito kahit papaano with the help of Mr. Rior. Ito, Rior and Bobim's combination. El Clasicong combination, mga kaibigan. But using the tree line to their advantage and trying to use the fog para hindi siya makita dito and he can go for the surprise initiation. But Raging Potato dito will push out, the top lane. Oh, ay, wala talaga silang binibigay, Terz. Wala talaga. Ito yung sinatawag natin gutumin mo yung kalaban. Ah. Na dumarating na tayo sa point na kahit papano, kahit tower lang yan, hindi mo talaga ibibigay wala kahit talaga, lamang na lamang kayo kasi gutuman na talaga to eh. Yeah. And I think yung Titans, eto na yung point na, alam mo yung pag naglalaro ka, medyo hindi ka pa sure kung saan kayo pupunta. Kasi ang pwede sana mag-split push sa kanila is the QOP. And with the help, siguro may kasama lang siyang Disruptor, tas kung may mag-TP man na isa sa Titans, pwede nilang i-pick off kasi sayang yung track goal. Naku, may kita. Naku po. Naku, dilip. Nagkasali si Mikaela. Na naman sa si Bovims. Oo. Pero yun lamang, yung momentum na nagawa kanya ng Station 751, wala na tayong makitang bakas. So, kung titignan mo yung Queen of Pain kanina nasa top of the food chain, ngayon walang-wala na. 7,500. Kung titignan mo yung gold graph, well-time na well-time yung paglabas nun. Grabe naman yun. Nako, Batters, ito na ata track dots para dito kay Fly Solo. BDZ ang inuuna dito. Nice Static Storm. Uy. Para kay Mikenzo dito. Mabuhay pa si Mikenzo pero pumasok si Raging Potato na yun sa pasarili niya. Raging Potato going in. Nandito na naman si Scamber lumula sa likod. Nako po, uy! Grabe, Metamorphosis! Transformers! Habang inihila dito mga kaibigan si Razor at wala na namang mahuhuli ng Uber Pool. Actually, meron dalawa. And again. Takita mo yung ginawa ni Scamber, Lou. Sinunder niya yung illusion. Sinunder niya yung illusion niya sarili. Sarili. Sarili niya. Sinunder niya. Wala. Wala to talaga. May way pa ba para patayin dito yung ano? Yung Terror Blade. Partida, wala pang BKB. Wala pang BKB yan. Walang ganun BKB. Ganun kahirap. Mukasim sarap. Sobrang hirap, mga kaibigan. Ni wala ngang Manta style eh. Oo, uy, grabe. Pumapost up in pa, pare. Uy, grabe naman yun. Sobrang laban na si Scamberlo dito. Wala nang pakialam sa nararamdaman nila. At Ranging Potates, namang Dagon. And now, the Tasas Titans. Medyo mo asim to, pare. Walang tore, ha? Walang tore mo, to, ha? Yung damage reduction, pare, na binibigay ng isang Underlord dito sa kanyang team, hindi na nagmamatter kay Scamberlo eh. Wala na talaga, pero pinabalik si Scamberlo dito. Scamberlo. Uy, grabe naman yung mga force up, pero sumakto yung Pit of Malice, mga kaibigan. Pinabay yung ano, Bloodthorn. Pero napalaban na lang siya dito with the Bloodthorn, pero meron siyang Spirit Vessel, pare, buhay na buhay pa din. Ano ba yun? Buhay na buhay pa din. Ano ang gagawin mo? Partida, wala pang BKB. Papa, ay, nako. Oy, nahuli si Queen of Pain. Nahuli sila, kala ko si Bobims yun eh. At Rior dito will get a kill on that Mikaela Queen of Pain. And they can take out the shrines, but I don't think they're gonna sila take ulit. It pa. As of now, tignan natin dito. They will go for the shrine. And Scamberlo dito, pakiramdam ko, pinag-iisipan ni Scamberlo. Sander ko ba tong kampi ko? Oo nga eh. May Sander siya. Kunin ko ba buhay niya? Tara mo, hindi na nga siya nagano ng shrine. No? Wala na siyang pakialam sa shrine. Tamang nag-aasa na lang siya sa regeneration dito ng kanyang buhay. And I think mag-rotate sila sa Roshan. Medyo naka-shove yung top lane dito ng side ng ano ng Titans. Kumbaga, nagsisplit po si paring Mr. H dito. Ang hirap na nito for the side of Station 751. But they still have a chance. Natandaan natin na kapag kataas, nakatayo pa ang throne, eh pwede pa kunin yan. Yung I think kailangan nila ng 4-man Static Storm. Yes. Na may kasamang Pit of Malice. Yes, na may ito, kasamang wave. Ay, ito, napinscript yung carry nyo. Ito, napinscript pa. Oy, pero nahuli ng bounty. Pero kung namamatay ata dito si Old Uncle, pero nakapag-windwalk out siya. Joke lang, dahil si Pit Lord, Underlord, naman namamatay. Static Storm, dinamahan ng dalawa, pero grabe, Scamberlo, nasa loob pa, baby. Oy, walang dalawa pa, sa loob! Naku po, walang Sander. Pero walang Sander. Hindi nakapag-Sander. Hindi nakapag-BKB dito. Yules para sa Sand King. Naku, Raging Potage, pumapasok sa lahat. Habang nakapag-force top out si BDZ, Raging Potage, sa kipag-right-clickan. Heinrich, ginagawa niya ng lahat. The Lord of Thunder, the Eye of the Storm is doing it. Pero grabe yung may crew dito ng Titans habang pumasok na dito ang Bounty Hunter Optos Track Dota. Gagawin ko lahat para mapag-track pero pinatulog siya dito and Fly Solo. Pak!
Pak! Chapter 6! Malapit na. Ay, nako. Malapit ng habulin. Malapit ng habulin ng ano, chapter 9. Nako po. Pero okay lang. I mean, Queen of Pain dito will go for the nullifier next. So, expect natin na gagamitin niya yan kay Pak. Yeah. And pwede rin naman, I don't think na gagamitin niya kay TB. Kasi TB doesn't have BKB, TB doesn't have Manta. Mm-hmm. So, in terms of muting the hero, I don't think na may magagawa yung pag-mute mo eh. Pare, parang feeling ko medyo mukha sim galawan ng Titans dun ah. Oh? Kasi wala man lang BKB si TB. Ito yung nangyaring ano, nangyaring replay. Oh. So ito nakita natin yung Finn's Rip dito na huli. Oy, pero may, si may clash ata, may clash ata. Oy, naku. Okay, kaya tinigil yung replay kasi may clash. Tinigil yung replay, tinigil. Oo. And hindi magbabayback talaga dito ang Taskas Titans. They know that with Scamberloo alone, they can defend this tower. Mm-hmm. Kasi wala na talagang, ang hirap patayin ng isang Scamberloo TB ngayon sa point ng game natin na kahit si Mikaela hindi niya na rin kakayanin. Yeah, uy, pero uy, pumasok sa ano? Pumasok sa cancer dito, pero may silence para kay TB dito. Here comes the TB coming up from the Task of Titans, pero pinabalik si Scamberloo. Sander! Lalaban na lang sila dito, fly solo, may sinasabunutan siya dito. Scamberloo, wala siya ma-right click. Naku po, napatay siya dito mga kaibigan. Lumalaban na lang si Heinrich at Track Dota. Track Dota is real, pit of malice mga kaibigan, pero here comes the Uber. Overlord. Ito na, Uber. Si Owl Rider. Naiwan din si ano, Mikaela. Naitulak ay. Yung ano, yung Uber pool. Ay. Nakita mo yung ginawa ni Old Uncle doon? Oo. Hinabol niya. Kasi hindi niya talaga makita. Oo, hindi niya makita. Tingnan natin ang replay kung ano naganap doon. Napakamalas naman ni Scamberloo dito, mga kaibigan. Inep, Epinoco, Spiral lahat. Ayun mo, ganda ng Sander dito. Pare, ayun o, Sander Pord. And that's the thing about Scamberloo's build dito. Yes, kanina kay... Yes, sabihin natin na ang hirap niya patayin pag-clash kapag tinutok yung Static Storm dito sa ibang hero. But once that pinocus yun sa kanya, I don't think he has a way to stop yung damage. Oh, pero ito, slow-mo muna natin, pare. Slow-mo. Na four stop! Ay, technically dapat kasama yung Queen of Pain, but the Yules na ginamit ni Raging Potato na Lotus Orb siya, dalawa silang umikot, hindi siya nasama. Oo, tsaka sakto, sa pinakahuling pixel nung AOE, nung Uber Dark Rip. Si... Hindi umabot. Si Bounty Hunter yung talagang ano eh. Si Bounty Hunter yung napatakbo eh. Oo. Bakit mo umiiniwan? Kumbaga yung... Uy, grabe, nag-feeling Lion King. Pa. Uy, pero nagkasalisihan. Nagkasalisihan sila dito mga kaibigan with the Lotus. Naku, si Lipakan Portion mga kaibigan. Nagkakalipakan Portion. Narut! Op, nagkakaroonan. Pero si Bobbims, chapter 7. Alam na ni Bobbims yan eh. Ay, naku, talo ata sila dito with the Track Dota. Alam mo, feeling ko si Scamberloo, kailangan niya talaga magani. Kailangan niya talaga dapat mag-BKB. Mm, tingin ko din. Kasi kapag natutok talaga sa kanya yung Static Storm, tapos I don't think nakakayanin niya. And Scamberloo naman, respecting the fact na kaya pa rin siya patayin dito ng Station 751 with the Disruptor, mag-BKB na siya. Mag-BKB na, masyado niya pinamaliit yung mga tropa pips natin eh. Alam mo, pare, hindi pwede yan. Lang nangyari din naman kasi kanina pare, maganda yung ano niya, no? Maganda yung positioning ni Scamberloo ngayon. Na-check na siya, siya na yung tina-target dito ng side ng 751 kasi sa kanya lang din naman nagagaling halos lahat ng firepower sa side ng Titans, yung pack mang sasay ko lang, mag-zone out. Yung si Scamberloo lang talaga yung main damage output nung kabila. Si ang trabaho lang talaga dito ng isang pack is to silence yung mga tao dun sa side ng Station 751 and just hope that Scamberloo bursts yung mga hero na makakapigil sa kanya in time bago pa sila makapag-react. Yeah, tama ka parang Butters. At medyo tumatagal ang laro natin, nagkakaroon na items ngayon, well, yung 751. Ngayon, nung na-mention mo, ngayon ang din napansin, yun lang din talaga yung trabaho din ng Batrider eh. Maburst ng isang Terrorblade, yung mahuhuli niya. Oh. Then hope for the best na manalo pa sila, manalo sila sa mga susunod na clash. Tama ka dyan. Well, hindi naman ganun katagal yung mga cooldown yan. So, possible talaga. Kayang ulit-ulitin. Mm-hmm. Kayang spam. Tama ka, paring Butters. At CCTV camera ni dito, ang Bounty Hunter. Laking tulong din talaga kasi ng Glimpse Track. Glimpse Track, yun yung humuli kanina kay paring Scamberloo. And now, Taskas Titans, alam ata nila na nag-Roshan, paring yes, Butters. Yes, alam nila to.
they know that this is the best or the most eto na, important na objective. Ito na, epicenter. Pinamahan mga kaibigan. BKB para kay Irish dito. Welcome sa Metamorphosis para kay Scamberloon. Nakipag-right-click na lang sila dito. Medyo malawang kasi Irish atin. Una na matay dito sa Old Uncle. Scamberloon. Ako po, BKB. Tatlo sila nandito. Ganda ng flame break. Here comes the Uber. Baka naman may maiwan pa dyan. Ako, naiwan! Naiwan! Magaling sa capture talaga. Mga walang buyback na kuha yung Aegis. Pero walang buyback yung tatlo dito. And I don't think that will make a difference. But tignan natin. Hindi sila miraculum pero baka may miracle na mangyari. Pare, doon na yung part na wala na dapat siyang maiiwan sa kanyang dark grip. Pero nachugi yung isa. Pero Mr. H dito trying to run away as fast as possible. Yung reflection niya, inaabol siya dito. Bloodthorn was used. Tingnan natin mga kaibigan, tutuba siya dito. The dagger and the barrow strike and the dagon. Raging Potato will secure that kill. And I think this is it. This is it, Pansit. This is it, Pansit. Alam mo, paring Butters, feeling ko dapat yung Dark Rift ina-activate niya na kagad eh, bago pa magsimula yung clash. Para mamba out na kagad. And grabe yung positioning ni Scamberlo dun, pare. Tapos ayun na, nag-BKB na, tapos na Dota 5. Mm-hmm. Unang gamit niya ng BKB yun, pare. Oo. Alam mo, ito na ang pinaka-problema. Octarine Core is now up for Bimbo. So, ibig sabihin, yung pag-spam niya ng skills dito just sulit got a lot better. Oh. At ito si Mikaela. Naku po, nalaso. Ay, may BKB ka. Ay, may Aegis ka pala. May Aegis ka pala, Mikaela. Pero wala kang magagawa. Pero still. Uy, grabe naman yung timing ng BKB na yun. The fear is there. Tingnan natin mga kaibigan kung ano mangyayari dito. And the Static Storm is planted dun sa may harapan pero hindi papasok dito si BDC. Uy, si Bobims. Grabe naman si Bobims dito. Pinipilit niya talaga patayin dito si Disruptor eh. That Raptor is Disruptor mga kaibigan. It's a dead and one Raptor. More hit. Yeah. One more hit. Hindi mabili. And I think it's a GG. This is it. Oh. Pansin. Pansin naka-BKB na si Scamberlo, GG. BKB lang pala kailangan ni Scamberlo and that will be it, ladies and gentlemen. That's us Titans taking this game against 7-5-1. Congratulations Yuppie. Sa Tasas Titans, paring Butters. So, story of the game, paring Manjin. Anong masasabi mo doon? Ako, sa tingin ko talaga outplayed again. Yep. Early game ang ganda sana ng pinapakita ng 751. 751 kapag mayroon kayong ganung early lead, sa tingin ko kailangan niyo